Ang pumasok sa isip niya, siyempre, eto na yung ihahandang baka na kakatayin para sa fiesta. Ilang sandali pa, narinig niyang dumiretso ang mga ito sa trapal. Maya-maya nun, may lumabas sa bahay nung dalagang nililigawan ni Tio Andoy. Narinig kasi ni Papa na binuksan ang pintuan. Parang tatay daw ng dalaga at nag-usap-usap ang mga ito ng pabulong. Sa lugar na yon, dahil sa sobrang tahimik, naririnig daw talaga ni Papa ang ilan sa pinag-uusapan nila. Saan kayo dumaan? Diyan lang sa likod, sa may kubo. Bakit? Ha? May mga tao dyan, bisita ng anak ko. Baka nakita kayo. Ayon ba? Tulog na tulog sila kasi naririnig namin humihilik pa. Kaya huwag kang mag-alala. Ganun ba? Sigurado kayo ha? Oo. Kung malalaman hindi, isasali natin sila. Diba? O siya, sige, dalian nyo na yan. Bilisan nyo yung hindi makalikha ng ingay. Para maluto na kagad. Marami pa naman tayong bisita bukas. Mga kamag-anak, taga-kabilang bayan, siguradong takam na ang iba, lalo na yung mga baguhan. Nawala ang antok ni Papa sa kanyang narinig. Takang-taka siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Bakit parang ayaw na may makarinig sa kakatayin nila? Pero naisip din niya na dahil yon sa madaling araw pa nga ng mga sandaling yon, na baka makabulabog sa mga taong natutulog. Pero ang nakapagpabagabag sa kanyang isipan ay yung sinabi ng mga taong yon na isasali raw sina Papa sa pagkatay kapag nakita nila yung ginagawa ng mga taong yon. Tapos kinutuba na rin si Papa sa narinig niyang sinabi ng mga ito na takam na takam na yung ibang bisita nila, lalo na yung mga baguhan. Pumasok sa isip niya na baka mga aswang ang mga taong ito. Nang dahil dun sir, hindi siya nakatulog. Nagmatyag lang si Papa at kinakabahan na raw talaga siya. Makaraan ng ilang minuto nun, sa loob ng trapal, may kinakatay na. Ang narinig lang ni Papa, yung parang nangingisay na kung anong hayop at tumatama yung mga paa niya sa haligi ng kubo, tapos naririnig din niya ang hangin na nagmumula sa parang hiniwa na leeg ng hayop. Makalipas ang 30 minutos mahigit, nagsilabasan ang mga tao sa bahay doon. Naririnig ni Papa na abala na ang lahat sa mga gawain nila. Doon pa lang siya nagkalakas ng loob na silipin ang mga tao sa labas. Nakita niyang may nagiinit na ng tubig sa malaking kaldero at naririnig din niya na pinatadtad na yung kinatay sa loob ng trapal. Doon pa lang nakatulog si Papa kasi nakita niyang gising na yung mga babae roon. At yun na nga sir, nagising ang Papa ko ng pasado alas 8 na ng umaga. Nag-ikot-ikot muna sila sa paligid habang nagkakape. Abalang-abala na ang lahat, may mga nagkakatay ng baboy at manok. Napansin ng aking Papa na wala na raw yung trapal na hinarang sa may parang kulungan ng baboy. Malinis at walang bakas ng dugo at wala rin siyang nakitang buhok ng hayop. Maya-maya nun, nagtanong yung babaeng nililigawan ni Tio Andoy kung narinig ba nila yung kinatay na baka kaninang madaling araw. Sumagot naman silang apat at sinabing wala dahil tulog na tulog sila. Nagsinungaling din si Papa dahil baka kapag sinabi niyang oo, nakita niya sila naman ang kakatayin doon tulad nung narinig niya na sinabi nung mga tao ng madaling araw. Iba na raw talaga ang kutob niya noon. Sumagi sa isip niya na baka tao talaga yung kinatay ng mga taga roon. So ayun na nga, ang ginawa ni Papa bago magtanghali, pasikretong sinabihan niya si Tio Andoy na maligo muna silang apat sa ilog dahil may sasabihin siyang importante. Huwag ka na munang magtanong dito, Andoy. Mamaya ko na lang sabihin. Basta sabihin mo muna ang dalawa na maligo tayo ng ilog. At yun na nga, nagpaalam muna sila na maliligo
Pagdating sa ilog, sinabi ni Papa ang lahat sa kanila. Lahat ng kanyang napansin simula nung madaling araw hanggang nung umaga. Hindi makapaniwala ang tatlo kasi maging sila nakitang walang bakas na doon kinatay ang baka. Bakit daw walang dugo o kahit buhok man lang ng hayop? Natakot din sila sa sinabi ni Papa na baka sila naman ang katayin. Pero hindi ako sigurado insan ha. Basta yun lang ang narinig ko. Pero kinakabahan talaga ako eh. Mas mabuting mag-ingat na lang tayo. Hindi natin alam baka nagbait-baitan lang ang mga yan sa atin. Huwag tayong magpahalata. Mamaya mag-obserba lang muna tayo sa pagkain. Buti na lang may dala akong kalamansi lagi. O ayan, isa-isa tayo. Basta mga tol, hindi tayo magpapagabi sa lugar na ito. Iba ang kutob ko. Uuwi tayo mamayang tanghali. Sumang-ayon ang tatlo sir dahil masama na rin pala ang kutob nila. Parang may nag-uudyok sa kanila na uuwi bago magdilim. Napansin din nilang apat na iba kung makatingin yung mga nagkakatay ng baboy. Parang pailalim kong baga at kapag lilingunin bigla namang yuyuko. Napansin din nila na yung iba parang nakakaloko kung gumisi. Pagkabalik nila sa kubo mula sa ilog, agad na silang nagbihis. Pero nag-impake na rin nang hindi nagpapahalata. Maya-maya nun, nagsidatingan ang mga bisita. Kwento ni Papa, ganun din daw parang ang susungit ng mga mukha. Yun bang parang galit tapos ang sama ng tingin sa kanila? Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang maraming pagkain sa mesa. Tinawag na ang lahat, pati na yung mga bisitang andon para kakain na. Kumuha na sina Papa ng pagkain. Maraming nakalapag sa mesa, tulad ng manok, pansit, isda at kung ano-ano pa. Kapansin-pansin din yung sabaw sa malaking mangkok na umuusok pa. Natingin nila Papa, yun yung kinatay ng madaling araw. Yung sinasabi ng babae na baka. Matapos makakuha ng pagkain ay pasikreto nilang pinatakan ng kalamansi. Hindi naman daw nagbago ang itsura, pati na ang isda at iba pang putahe kung kaya kumain na sina Papa. Ilang sandali pa, sumenyas na ang aking ama na kukuha na sila ng karni ng baka. Nung tinignan niya ito ng malapitan, nagtaka siya dahil kakaiba umano ang hibla ng karni na yon. Tapos yung isa, parang buntot ng baka na pinagputol-putol. Pinatakan niya ito ng kalamansi. Pagkatapos nun, sa maniwala kayo o hindi, nagbago nga ang hitsura nito. Yung parang buntot ng baka, naging daliri ng tao. Yung hinlalaki sa kamay na may kukupa. Nasaksihan din ito nila Tio, pati na yung dalawang kasama nila. Sa natuklasan ay hindi napigilan ni Papa ang kanyang naramdaman. Saglit itong tumayo at kunwari ay umubo ng malakas tapos sumuka sa likod ng kubo. Dahil sa reaksyon niya, tinignan siya ng mga taong andon. Pero kaagad namang sinabi ni Tio Andoy sa dalagang nililigawan na kaya ganon si Papa ay dahil masakit ang kanyang ulo. Epekto raw siguro sa ininom nilang alak kahapon. Ilang sandali pa, lumapit ang tatay ng babae kay Papa at nagtanong. Anong nangyari sa'yo, iho? Masakit po ang ulo ko. Kagabi pa to eh, tiniis ko lang. Siguro sa alak, ngayon pa lang tumindi ang sakit, manong. Ipahinga mo na lang muna sa kubo. Mamayang gabi wala na yan. Opo, siguro nga. O siya, sige. Iiwan ko na muna kayo. Ipahinga mo na lang muna yan, Bebot. Sapagkat, masaya ang gabi rito kapag araw ng fiesta. Matapos nun sir ay mayat maya na ang pagduwal ni Papa. Hanggang sa nag-alibay na lang sila na uuwi na sapagkat sobrang sakit na raw talaga. Pinigilan sila ng tatay ng babae dahil buong akala nito doon sila magpapalipas ng gabi. Naghanda pa naman kami ng maraming alak para sa atin dito. Para sa inyo, sa mga bisita, para masaya ang fiesta. Tapos uuwi lang pala kayo.
Sayang naman mga iho. Huwag naman, dito lang muna tayo. Naku po, pasensya na po. Hindi na kaya ng kaibigan namin, Manong. Masakit na raw talaga ang kanyang ulo. Baka mamaya kami pa ang sisihin ng tatay nitong sundalo. Warasyak pa naman yun, galing lagi sa bakbakan. Ganun ba? Sundalo pala ang tatay nito. Alam ba nila na dito kayo pumunta? Oo, Manong. Alam ng mga magulang namin. O sige, umuwi na lang kayo. Pero bumalik kayo rito kung may pagkakataon, ha? Sige po, Manong. Maraming salamat nga pala sa pagkain. Pasensya na ulit kayo. Sabay talikod ng tatay ng babae. Parang nagulat daw ito, sir, sa sagot ni Tio Andoy kung kaya pinayagan silang umuwi, lalo na nung malaman nitong sundalo ang tatay ni Papa. Na ang totoo, hindi naman. Kaya nang dahil doon, bumaba ang tono ng kanyang boses at pinayagan silang umuwi, lalo na nung malaman nitong sundalo ang tatay ni Papa. Kaya ayon, inatid na lang sila ng mga dalaga hanggang sa tawid ilog, sa taas kung saan may mga jeep nang dumadaan. Nakaginhawa lang silang apat nung nakasakay na ng jeep pabalik sa kanilang lugar. Laking pasalamat nila Papa dahil matalas din kung mag-alibay itong si Tio Andoy. Sa sinabi niya kasi, parang nag-alangan daw sa pagpigil yung tatay ng babaeng nililigawan niya. Simula noon, dahil sa karanasan, hindi na sila nagpakita pa sa mga magkakamag-anak na mga magagandang dilag. Napatunayan nila Papa na totoo ngang mga lahi ng aswang ang pamilyang yon. Aanhin mo ang ganda nila kung magiging isa ka naman sa kanila pagdating ng panahon, di ba? Kaya hayon, iniwan nila ang mga dalaga. Nang malaman ang karanasang yon ng mga magulang ni Tio Andoy, nagalit ang mga ito syempre. Paano na lang daw kung sila naman ang kinatay sa lugar na yon? Paniguradong hindi nila malalaman sapagkat hindi nagpaalam si na Papa na sa Sitio Guadalupe pala ang punta nila. Nang dahil doon at dahil sa pagkamagala nilang magpinsan, pagkatapos noon ay pinauwi si Papa sa amin ng mga magulang ni Tio Andoy. Ang nakakalungkot lang sa kwentong ito, kung talaga mang tao ang kinatay nung araw ng fiesta, kung sino man siya, siguradong hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Matapos ang karanasan na yon, simula noon ay nagpapaalam na sila ng maayos sa mga magulang kapag may pupuntahan, lalo na kapag malalayo. At simula noon, iniiwasan na nila Tio na mapadpad sa sitio ng Guadalupe. At dito na po magtatapos ang kwentong ito. Maraming maraming salamat sa nakinig at sana inyo ring nagustuhan. Sa mga nais pa po ng mga kwentong katulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe at suportahan din po natin ang channel na ito. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang Nancy ng Davao Region. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko unang-una sa mga nag-renew ng kanilang badge. Kay Errol Bogoy na 10 months member na, kay Rex Tubio na 2 months member, kay Jackie Jose na 9 months member na, kay Milagrosa Luke na 1 month member na, kay Jovi Reynancia na 4 months member, kay Jun Santoyo na 10 months member na, kay Maribel De Leon 4 months member, kay Wilma Tambuyat 17 months member na, kay Aida Airer 9 months, kay Jairos Masangkay, kay Jovi Taghab 15 din, kay Johnny Lynn Bio 16, kay Unix Sino 11, Granny Mayet 2 months, kay Linda Abalos 2 months, kay Bayot Narakista Vlog 17, Lavi Del Rey 14, kay Darlene Kabatuan 19, kay Farmer Nurse Shen 7, kay Story Hike Subtotsky 7 months,
Kay Angie Kitahara 5, kay LCD Acosta 16, kay Burns Aine 17, kay Jenner Cese 10, kay Christine also 19 months, kay Hope Riker 18, kay Angel Esmeres 19, last but not the least, kay Madam Miss Puerto na 19 months member na, no? So ayan, taos puso po tayong nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta nyo through membership, no, dito sa ating munting channel. Ayan, thank you from the bottom of my heart. Ang Panginoong Diyos na po ang bahala sa mga kabutihan ninyo. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo, mga igan. Binabati ko unang-una si Dempol Zumi, pangalawa kay Anika Mishka, ayan, shoutout sir, Bangon Cebu, ayan, sige. Kay Susan De Los Santos, kay James Kai Solon, kay German Marasigan, ayan. Ang sabi niya, relate sa paglayo sa mga crush, pag ice cream di lang ang merienda. Lumalayo sa crush kasi yung iba, soft drinks at tinapay. So, yun, no? Kay Gugmang Giatay, kay Madam Christy Harm ng Germany, hi Sir Pogi. Pa-shoutout sa tanan nga, supporter, ayan, stay safe everyone. Ayan, ingat din po kayo lagi dyan, Ma'am Christy Harm ng Germany. At syempre kay Chika Baba Bagtas, hi Sir Alex, present po, listening from Quezon City, Manila. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan, kay Nestor Cinco, kay Arlene Cools Besa. Pa-shoutout naman po sa Besa Family, Pinol or Pinolbo Family sa Dao Capiz. Ayan, pag-greet naman po ako, boss. Sa birthday ko this coming Saturday, February 19. Ayan, no, 21 na ngayon. Belated happy birthday sa iyo, Ma'am Arlene Cools Besa. Ayan, God bless you. More birthdays to come. At syempre kay Rayzon Yao, kay Carmelita Mabanag, Randy Bachansila or Bachansila. Pa-shoutout po, idol. Salamat. Ayan, shoutout sa iyo, Randy. Kay Jude's Evening Star, kay Orom Bendita Orom, ayan, always present. Pa-shoutout next upload, ayan, maraming salamat. Kay Mary Gianga, good morning. Pa-shoutout sa family ko dyan sa Iloilo at sa Bulacan. Miss you guys. Ayan, thank you sir sa mga kwento. Ayan, thank you din po sa iyo, Mary Gianga. Kay Cherry Kobe, pa-shoutout. Hanap ko ito kagabi. Ayan, sige. Shoutout sa iyo, Cherry Kobe. Kay Sandra Herrera, kay Mark Hawood, last but not the least, kay Sir Bobby Onsueko. Hindi ko raw sinabi kung ano ang gift ni Madam Teresa. Secret na lang yon, no? Bobby Onsueko. At sa mga silent listener, ganun din po, maraming salamat sa inyong lahat. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button, syempre. Huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta niyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.